Isang magandang araw po mga kametal at mga kabataan. Sa pagkakataon pong ito, ang ibibigay ko pong idea ngayon ay kung papaano mag-welding ng square tube o tubular na 1.5 po ang kapal. Kasi po yung mga karamihan na bagong natututong mag-welding, nahihirapang mag-welding ng manipis na bubutas. E tuturo ko po sa inyo kung yung aking diskarte ng paghinang sa tubular na 1.5 po ang kapal. Kaya kung ikaw kametal at kabatang ay interesado sa video na ito, pakilike po, share at magsubscribe po sa ating channel. Paklik na rin po ng bell button para updated ka sa ating mga bagong video. So, ito mga kametal yung ating gagamitin, 1x1 na tubular. 1.5 po ang kapal niya. Sa basic po o regular na pag-welding, kailangan po mas maliit o parehas po ang welding rod na gagamitin kaysa dun po sa kapal po nung ating we-weldingin. Kagaya po nito, ang ating gagamitin rod ay 2.5. Ito po ay 1.5 lang. Kaya po siya mabilis mabutas. Bihira po kasing makakakita kayo ng welding rod na 2.0. Ang malimit nyo pong mabibili ay ito pong 2.5. Kaya kung babago kang natututo mag-welding, gusto mong subukan ng mga ganitong tubular, medyo mahihirapan ka kasi mabubutas, nabubutas. Sa ngayon po, ituturo ko sa inyo yung paano maghinang ng ganito na tubular na 1x1 na 1.5 po ang kapal. So, ito po yung ating gagamitin na 1.5 na tubular. 1.5 po ang kapal niya. Pakikita ko po sa inyo yung pag-welding ng ganitong manipis na tubular na 1.5 po ang kapal. Sa current po ng ating welding machine, i-set na lang po muna po natin sa 120. Pwede po sa 120. Pero kung medyo babago ko pa lang natututo mag-welding, sa 2.5 na welding rod, ang usually po na current ng ating kuryente ay 70 amperes to 90 amperes. Taking po natin. Yan, itaking na po natin, ipupulweld po natin. Thank you.
O, ito po yung ating itinaking. Bali, sa mga babago pong natututong mag-welding, pagagaltong manipis, ispat-ispat lang po, ispat-ispat. Pagpatak po ng rod sa joint, parang kung sa mga babago po kayong natututo, pagpatak nyo, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Para hindi po siya mabutas. Dahil pag hininang nyo po yan ng tuloy-tuloy, butas po yan sa nipis po nitong bakal. I-gagrind po natin para makita nyo po yung... Nag-grind na po natin, flat na po siya. Ito naman po ang ating i-welding. Sa ganito rin po, ispat-ispat din po ang inyong pag-welding. Bali, ito po yung ating hininang. Ito po. Ayan. Ayusin lang po natin ng konti yung may hindi naayos po ang hinang. Bali, ito po, i-gagrind po natin. Bali, ito po yung ating hininang. So, yun mga kametal at mga kabatang. Basta pagka ang inyong pong hinangin na tubular ay manipis na 1.5 or 1.2 na 2 mili po ang inyong gagamitin, 2.5 na welding rod. Ispat-ispat lang po ang inyong pag-welding. Bilang lang po kayo ng 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ganun po, para hindi po siya mabutas yung mga hinihinang nyo po. Para hindi mabutas po itong
tubular. Lalo na po pagka 1.2, mabilis po siyang mabutas. Okay, mga kametal at mga kabatang, sana may konti akong na-share na idea at kaalaman about sa paghihinang nitong tubular na 1.5 po ang kapal. Sana kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like, share, at mag-comment ka po sa baba kung may tanong ka. Subscribe po at pang-darin po ng bell button para updated ka sa ating mga bagong video. Salamat po.